Ako po ay nagpa, ako po ngayon ay nandito ngayon para patunayan ko po yung stand namin sa aming mga, sa amin ng mga Fundamental Baptist. Patutunayan ko po ng OSAS o mas kilala sa tawag na One Save Always Save ng mga Fundamental Baptist ay ayon sa Biblia. Anong basihan namin? Unang basihan namin dahil po sa kapangyarihan ng panalangin. Dahil po yon sa panalangin ng ating Panginoong Jesus. Siya po ang unang nanalangin sa atin. 2,000 years ago, nanalangin na siya para sa atin. Kaya, hindi maaaring pwede mawala ang ating kaligtasan. Saan po natin makikita yon? Dito sa 1:17, ito yung pinakamahabang panalangin ng Panginoong Jesus sa 1:17. Whole chapter po ito, basahin po natin. Sabi niyo po, yung paniniwala niyo sa One Save Always Save na hindi yan mawawala na ay dahil sa kapangyarihan ng panalangin. Ginamit mo yung 17. John 17 verse 1 patuloy. Ang una ko pong tanong, kailan tinanggap ng mga apostol yung kaligtasan? Noon bang ipinanalangin sila nung John 17 o bago pa yan tumanggap na sila ng kaligtasan sa Panginoon? Simula nung pinili sila ng Panginoon, Jesus. Simula nung nanampalataya sila sa Panginoon, natanggap nila ang kaligtasan. Next question. Okay. Sabi mo, simula nung tinanggap nila ang kaligtasan. Kailan nila tinanggap yung kaligtasan? Bago sila ipanalangin ni Jesus nung John 17? Or pagkatapos ipanalangin? Nung John 17? Before pa sila ipanalangin ng Panginoon, Jesus, natanggap na nila ang kaligtasan. Okay. Babasa naman natin. Sige, okay, follow-up question. Yun bang kaligtasan na tinanggap nila kay Kristo bago sila ipanalangin? Yun po ba ay eternal security na? Yun ba ay pangwalang hanggan na o mawawala pa? Pangwalang hanggan na po. Hindi na mawawala yun. Okay. Kung hindi na pala yun mawawala, ibig sabihin, bago pa pala sila ipanalangin, hindi na nawawala ang kaligtasan nila. Tama? Yes. Bakit sabi mo sa John 17, ito yung matibay na katunayan unang-una. E ligtas na pala sila bago sila ipanalangin. Sa makatuwid, yung batayan mo para sabihing eternal na yung kanilang kaligtasan, hindi nagsimula nung ipanalangin sila ni Jesus. Tama ba? Yes. Tama. Okay. So, next question. Next question. Ano ba yung nakapagligtas sa kanila? Nung ipanalangin sila ni Jesus o nung sumampalataya sila? Nung sumampalataya sila kay Jesus. Kaya nga nung sumampalataya sila kay Jesus at tanggap nilang buhay na walang hanggan at ang buhay na walang hanggan na yun ay hindi mawawala dahil hawak sila ng Panginoong Jesus, dahil pinanalanginan sila ng Panginoong Jesus. Next question. Okay. So sa makatuwid, hindi nila tinanggap yung eternal life kagaya ng position mo kanina, yung stand mo, una mong patunay na kaya hindi nawawala ang kaligtasan dahil ipinanalangin sila, kundi dahil sumampalataya sila sa Panginoon. Tama ba? Hindi nawawala ang kanilang kaligtasan dahil nga pinanalanginan sila ng Panginoong Jesus. Patapusin mo muna. Tuloy, Brother Kenneth. Natanggap nila ang kaligtasan nung umpisa ng sumampalataya sila sa Panginoong Jesus. Ang buhay na walang hanggan natanggap nila, kaya nga sila ipinanalangin ng Panginoong Hesus dahil mayroon silang buhay na walang hanggan, mga tupa sila ng Panginoon, kaya protektado sila ng Panginoong Hesus. Next question po. Okay. Next question. Sabi mo kanina, ang kaligtasan ay hindi mawawala dahil, may dahilan, dahil sa kapangyarihan ng panalangin. Yes. Ang tanong ko ay ito, nung hindi pa sila ipinanalangin ng Panginoon, hindi ba hindi pa nila natanggap yung kapangyarihan ng panalangin? Natanggap na nila ang buhay na walang hanggan, John 3:16 eh. Objection. Ano objection? Oo, ang question ko kasi, hindi kung natanggap ang buhay na walang hanggan. Ang tanong ko kasi, sabi niya, ang kaligtasan ay hindi mawawala dahil sa kapangyarihan panalangin. Kaya ang tanong ko sa kanya is, ang kaligtasan ba ay natanggap nila? Nung hindi pa sila ipinanalangin ng Panginoon, ibig bang sabihin hindi pa nila tinanggap yung kapangyarihan ng panalangin? Yun yung question ko. Kasagot, brother. Ang kaligtasan nila, natanggap na nila nung una pa silang sumampalataya sa Panginoong Jesus.
kung bakit sila ipinanalangin ng Panginoong Hesus, dahil malapit nang mamatay ang Panginoong Hesus eh. Kaya nga sabi niya sa verse 1, Ama, luwalhatiin mo ako, di ba? Luwalhatiin mo ang anak upang luwalhatiin ka ng anak dahil malapit nang mamatay ang Panginoong Hesus. Kaya nga ipinalangin sila ng Panginoong Hesus sa Ama. Next question. Okay. Sabi mo kanina, ang kaligtasan ay hindi mawawala dahil sa kapangyarihan ng panalangin. Eh nung hindi pa nila tinanggap yung kapangyarihan ng panalangin, edi wala pang kapangyarihan para manatili yung kanilang eternal life. Tama ba? Hindi. Nandiyan ang Panginoong Hesus kasama nila eh. Paano sila hindi? Hindi lang naman siguro nalangin ang Panginoong Hesus. Yan lang ang record sa Biblia. Pero siguro na kasama nila ang Panginoong Hesus sa tatlong taon na ministry ng Panginoong Hesus, kasama, pinanalangin na sila ng Panginoon. 5 minutes. Okay, iwan na kita dyan. Sinabi mo yung mga anak ng Diyos, binanggit mo yung mga anak ng Diyos. Okay, ang question ko, yun bang mga itinuturing ng Diyos na anak niya ay nagagawa niya pa bang itakwil? Hindi na itakwil pa. Okay. Next question. Sabi sa unang kronika 28 talatang 9, at ikaw Solomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos Ama at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at kusang pag-iisip sapagkat sinasaliksik ng Panginoon ang lahat ng puso at nalalaman ng lahat ng kaisipan. Kung iyong hanapin siya, masusumpungan siya sa iyo. Ngunit kung pabayaan mo siya, si Solomon, anak ng Diyos, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Tanong, tanggap mo to o hindi? Na itatakwil ng Diyos si Solomon kahit anak? Hindi man yun. Hindi man yan Old Testament man yun. Isa atin tayo, tumanggap tayo sa Panginoong Hesus eh. Di may makita ba tayo na ang sino mang tumanggap sa Panginoong Hesus naging anak ng Diyos ay tinakwil pa ng Panginoon? Meron ba tayo mababasa nun? Wala naman, di ba? Objection, objection, objection. Objection, objection. Moderator, ang trabaho niya po, sumagot sa tanong. Hindi po magtanong sa akin. Tama, wag ka magtanong, brother Kenneth. Sumagot ulitin kayo sa tanong. Ulitin ko yung tanong. Niya, si Solomon na anak ay itinakwil, tanggap mo ba daw? Ano ko yun? Old Testament yun, kapatid. Yun ang sagot ko. Old Testament yun. Under the law sila. Ngayon, under grace tayo. Yun ang sagot ko. Sabi mo kasi kanina, yung anak ng Diyos, hindi itatakwil. Tanong, si Solomon ba itinuring na anak ng Diyos ng Diyos? Yes. Tinanggap siya ng ano. Pero iba-iba yun sa kanila. Sa atin ngayon, sa New Testament, iba man sa atin ngayon. Sabi mo kanina, walang anak na itatakwil. Sa talatang to, si Solomon anak ng Diyos. Tanong, itatakwil ba si Solomon o hindi? Hindi naman yun sa atin eh. Ang sabi ko nga sa atin, mga Kristiyano tayo, hindi yun sa kanila. Sa kanila yun eh. Grace period tayo, sa bagong tipan tayo. Next question. Yun bang kinikilalang anak ng Diyos sa Old Testament? Sa New Testament lang at hindi sa Old Testament? Sa Old Testament, si Abraham, anak ng Diyos. So, yung kaligtasan nila, hindi eternal? Eternal. Okay. Next question, Brother Ray. Ilang minutes pa? 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Okay, next question ko. Yun bang, sabi mo kasi, yung mga iniibig ng Diyos, hindi mawawala yung kaligtasan dahil sa pag-ibig, kaya nananatili yung kaligtasan. Ang tanong ko, yung bang iniibig ng Diyos, yung mga tao na iniibig ng Diyos, sila ba na umiibig sa Diyos, ay pwede ba nilang maitakwil ang Diyos? Ano nga bro, Okay. Yun bang mga umiibig sa Diyos, yung mga umiibig ba sa Diyos, pwede ba nilang maiwala yung kanilang pag-ibig sa Diyos? Ano yung umiibig sa Diyos? Yung umiibig sa Diyos, yes, pwede man lamig ang pag-ibig natin sa Diyos. Pwede tayo. Okay, patapusin lang. Patapusin muna, brother. Okay. Tuloy, brother Kenneth. Sa atin, pwede natin maiwala. Pwede natin tayo, halimbawa, mga anak tayo ng Diyos, iniibig tayo ng Diyos, tapos iniibig din natin ang Diyos. Pwede manghina yung pag-ibig natin sa pwede tayo manlamig sa pag-ibig ng pwede manlamig natin yung pag-ibig sa Diyos. Pero hindi mawawala yung pagiging anak natin dahil umano tayo halimbawa,
bumalik tayo sa ano, sa makamundong pamumuhay, hindi mawawala ang kaligtasan natin. So tanggap mo yung mga naligtas na umiibig sa Diyos, pag nawala yung pag-ibig nila sa Diyos, ligtas pa rin sila. Yes po. Oh, so yung mga maliligtas, so yung mga maliligtas ay mga tao na umiibig sa Diyos at hindi umiibig sa Diyos. Ang maliligtas yung mga iniibig ng Diyos, yung mga mananampalatay sa Diyos, yung mga tumanggap sa Panginoong Hesus. Maliligtas. Ang tanong ko, sabi mo kasi hindi mawawala ang kaligtasan. Brother Ray, dela. Pataposin mo muna sa Brother Kenneth, Brother Ray. Apo. Tawag ka lang, na-excite lang. Relax lang. Kapatid na Kenneth, tuloy. Yes, hindi mawawala ang kaligtasan. So, kung yung hindi mawawala... Wala, di pa tapos, Brother Ray. Uminto kasi. Sorry. Tuloy mo, kapatid na Kenneth. Pagkatapos, mag-next question ka na. Ang mga tumanggap sa Panginoong Hesus, naging anak ng Diyos, hindi na mawawala ang kaligtasan. 'Yun ang ano ko. Last question. Okay, sabi mo, ang mga umiibig sa Diyos, pwede nilang manlamig sa pag-ibig sa Diyos. Pero sabi mo, itong mga ito, hindi mawawala ang kaligtasan. Ibig mo sabihin, ang mga maliligtas ay yung mga iniibig ng Diyos na umiibig sa Kanya at yung iniibig ng Diyos na nawala yung pag-ibig ng tao sa Diyos? Maliligtas yun. Kahit nawala, halimbawa ikaw, nawala yung pag-ibig mo sa Diyos, nandamig ka, hindi nawawala yung pagiging anak mo. Pero, papaluin ka ng Diyos, i-ready mo na yung sarili mo sa palo ng Panginoon sa Revelation 3:19. May oras pa? Time na po. Time na. Okay. Salamat. Talaga, excited kayo talaga. Ha? We'll be right back.